nung isang araw, naintriga ako nung nakita kong ganito yung confidential fund, no? Gusto kong tingnan, paano naman ba ang spending pattern ng Davao City kung ganito kalaki yung inaallocate nila for confidential fund? Magkano naman ang ginagastos nila for social services? So yun po yung pinost ko nung isang araw sa social media. At medyo shocking kasi for all those years, from 2017 to 2022, talagang mas malaki yung confidential fund kesa sa ginagastos ng Davao City para sa edukasyon. Yeah. No? Tapos, tiningnan ko rin yung kanilang spending sa health and nutrition. Wait, sandali. Pwede na, yan, pwede na pala mag-screen share. Ayan, nakikita niyo ba yung ano? Yes, ayan po. Yeah. Yan, okay. Excel file. Baka so, ito yung pwedeng lakihan po. Kung yeah, pwede po. Sige, lakihan natin. Yeah. Okay. Oh, wait. Yan. Yan, yun. Kita na. Yes. Yan po. So, ayan. So, ito yung confidential fund 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Ito yung gastos, no? Ito yung general public services, yung pangkaraniwang ginagastos ng mga local governments sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ngayon, makikita din dito yung data, specifically for social services. So, ayan, ikumpara natin, no? Ang edukasyon. 2017, 294 million ang confidential fund, pero 135 million lang sa education. Sa mula 2017 to 2022, talagang mas malaki yung confidential fund kesa sa education. Kumpara naman natin sa health and nutrition. Ayan, kasagsagan ng pandemic 2020, 460 million ang confidential fund, 387 lang sa health at nutrition. Medyo lumaki-laki nung 2021 at 2022, no? Kasi matindi na talaga yung usapan natin dyan tungkol sa pandemya. Pero the previous years, 260, 254, 370, 387, mas malaki ang confidential fund kesa sa gasto sa health at nutrition. Pero tingnan natin sa, ayan, sa labor at employment, ganun din. 2 billion, 3 billion, 5, 7 billion. Housing at community development. Dito medyo lumaki-laki noong 2020 to 2022. Pero the previous years, mas malaki pa rin ang confidential fund. Ganun din sa social services. So, napaka-importante pong tinitingnan tong mga bagay na to. Kanina, pinost ko rin. Kasi hindi ko na-open ngayon. Okay. Pero Ma'am Michelle, i-note ko lang, ano, baka kasi na-miss out nila kanina. No? Well, Excel file po ito ni Ma'am Michelle, pero ito ay based sa annual COA report, right? Yes. Ano okay. po to? Publicly available data. So, yung confidential fund, makikita natin yung mga impormasyon na yan sa COA website. Yun naman pong mga expenditure per function, makikita natin sa Bureau of Local Government Finance. Nire-report po yan ng ating mga LGUs doon sa ating BLGF. So, kailangan lang po natin i-download yung data at pagkumparahin. So, ma'am, nakikita natin kanina, based po dun sa mga figures na ipinresent po ninyo na kinuha from the COA report, na mas malaki pa yung spending ng confidential kesa dun sa ibang aspeto kagaya ng social services and education. Para lang po mas maunawaan po nung mga nanonood sa atin, bakit po ba binibigyan ng confidential funds even the local government? Kasi syempre yung ibang mga agencies, naiintindihan natin na kailangan to for security reasons eh. Kailangan to para medyo confidential kasi yung pagkakagastusan eh. But in the case of LGUs, ba't sila napapagbigyan for confidential funds? Samantalang yung mga basic services, kompleto naman. Tama po, kasi po ang ating mga local governments ay mayroon ding role na kailangan gampanan sa peace and security ng ating mga LGUs. Pero kahit po local governments sila, ay kailangan pa rin nilang sumunod kung ano ang limitasyon ng confidential expenses. So, kailangan po, kung gagastos tayo sa confidential expenses, ito ay related sa national security at sa peace and order. Unfortunately, hindi po natin nakikita yun eh, dahil sa kasalukuyan, pag inaudit ng COA, ang Confidential and Intelligence Fund, ang hinihingi lang po nila ay certification. Anong ibig sabihin nun? Isang papel, pinirmahan ng head of agency, so either the secretary or the mayor, saying na, we are certifying that the confidential fund was used for its purpose. Tapos na-sign ng mayor or ng head of the agency. Ganun lang po yun. Walang mga attachment, walang mga resibo. Hindi katulad
ng regular expenditure ng government na kung saan kailangan pinakita mo, nag-survey ka, meron kang proof na ito yung pinakamura sa mga binili mo at ito yung resibo na ginamit para patunay na ginastos mo talaga doon. So yun po yung very tricky ngayon about the confidential fund.